So, ang gagawin po natin ngayon ay mag-unboxing tayo ng Charan! Okay, so ito ay gold play button from YouTube at dumating siya kahapon. Okay, so let's go. Buksan na natin siya. Okay, wow! Sabi dito, recognize your team. Aha. Ang laki pala na ito. Oh, yun na siya agad! Aww. Oh, gold na gold po talaga siya. Ayan. So, basahin natin yung letter na kasama niya. Ayan siya. You did it! One mission, one channel, and one more thing. 1 million subscribers. Yay! Congratulations! You may have started with just a few viewers. Totoo yan. But your incredible voice, passion, and creativity has now touched the lives of so many people around the world. Oh. And the community that you've built is immeasurably enriched by the stories that you've shared as you bring people together. Totoo yan. Kasi may mga group chat na nabuo, may mga fans club, so di ba? To honor your incredible milestone, we are proud to present you with the Gold Creator Award. We hope that this special recognition will inspire you and remind you how much you mean to so many. Aww. We know this milestone is one of many that you have reached with others yet to come. Sana nga. You are part of a dynamic group of creators who are building the next generation of new media companies. Every day you are redefining how content is created and watched, one voice and one video at a time. It is a great privilege to be part of your journey. We can't wait to see what you do next. Yours sincerely, Susan. Alikwabikas, CEO YouTube, ayan. Okay guys, so ayan na nga, ito na po ang ating gold play button. So happy! Tabi muna natin to dito. So, alam ko na marami din magtataasan ng kilay, hindi naman niya deserve yan, o kaya naman, bakit ganun, bakit ganyan, mas marami pang mas deserving, ang pangit naman ang content niya, hindi naman siya, alam mo yun, marami ka talagang maririnig. So, kailangan masanay ka na din talaga sa mga ganun eh, diba? So, ang gagawin natin ngayon ay reading mean comments. So, alam ko medyo controversial to kasi alam niyo naman, lapitin ako ng mga bashers. But, sabi nga nila, kailangan daw gawin mo kung ano yung kinatatakutan mo. Kung baga, huwag mo siyang takasan kasi mas magiging matatag ka kapag ginawa mo. So, I'm doing it right now. Ito na. Okay, so let's start. Gusto na naman manghingi nito ng donation para sa lolo at lola niyang apektado ng Taal. Napaka-buraot na DJ slash vlogger talaga nito. Yung una nagpaiwan sa Malaysia para mamburaot sa mga fans niya. Ngayon ito, buraot. Pota. My gosh! Galit na galit sa akin. So, una sa lahat, hindi ko naman kailangan manghingi. I think nag-post ako nito. Hindi ko na maalala yung nag-post ako nung nagkaroon ng issue yung Taal. Pero, hindi naman ako nag-post para manghingi. Minsan, mahilig lang talaga ako mag-share. Lalo na kapag may mga events na nangyayari, mag-post lang talaga ako sa mga ganyan. Pero, hindi ako nanghihingi. So, correction lang po sa mga makaka-misinterpret. Hindi po ako nanghihingi. Kasi, kaya ko naman silang buhayin kahit papaano dahil may trabaho naman po ako. Content ba ito? Walang aral. Kaya pala mga bata ngayon itong ginagawa. Ay, nako. Una po sa lahat, hindi naman po educational channel yung aking channel. Hindi po siya parang siniskwela. So, pagpasensyahan nyo na po kung hindi ganun yung mga content ko. Pero, masasabi ko naman po na entertaining naman po yung mga contents ko kasi may natutuwa and umabot naman po ako sa ganito kadaming subscribers. Ibig sabihin, marami ding natuwa. At hindi naman lahat, puro joke time lang. Kung mapapansin nyo po sa mga previous vlogs ko, may mga vlogs din ako na medyo seryoso, may mga aral, kumbaga halo-halo yan. May nag-comment, ganda naman ni Miss Cara. Sabi, laki ng mata niya eh. Alam ko, pag malaki yung mata, masama ugali. Malaki ba mata ko? Aliit kaya na mata ko? Mataba pa din. Tapos na ang summer ah. Talaga naman. Okay lang, kung mataba ako,
wala naman talagang perfect. Ganun talaga. Eh, quarantine, masarap kumain. Hindi naman po ako sexy star para i-ano yung katawan ko, diba? So, wala naman pong body shaming dapat. Hindi ko mukha magalit kasi ang saya ko ngayon dahil may gold play button ako. So, kahit anong pambabash nyo sa akin, bahala na kayo. At least meron akong gold play button at naka 1 million ako dahil sa pagmamahal ng lahat, diba? Next, naglulok sa pero updated sa social media. Ang bilis mag-upload ng video at nakuha pong mag-live. I hope hindi nagagamit si Kuya Lloyd for the views, respect for the family. Okay, ito yung kakamatay pa lang ni Lloyd noon. So, hindi ko kasi alam kung ano yung gagawin kong outlet. Alam mo yun, hindi ko siya matawagan, hindi ko masabi sa lahat kung paano ko siya tinatreasure or minamahal. So, I think yun lang yung ano ko, yung chance ko na ipakita sa buong mundo na mahal ko siya. Kasi diba, kahit anong gawin ko, hindi ko na siya mahahawakan, hindi ko na siya makikita. So, yun lang yung naisip ko. Hindi ko naman siya pinagkakaperahan kasi hindi naman ako gumawa ng vlog na maraming ads. Actually, na-stress pa nga ako noon dahil nung gumawa ako ng pamamaalam na vlog for him, may ads. So, sabi ko, bakit ganun? Enough ko naman. So, nag-automatic on pala siya. Yung ginamit kong kanta, copyright siya. So, automatic may ads na pupunta sa kanila. So, yun lang yun. Wala na akong magawa. Pero hindi ko siya pinagkakitaan. Talagang gusto ko lang, alam mo yun, gusto ko lang i-express yung feelings ko. Ah, ito, bago lang to. Pakinggan niyo yung pangalawang sinabi. Ano daw? Baka andyan si Papa Jackson, ha? Sasabihin ba yun ng kapatid nyo? O ni Mikay? O baka hindi? Ah, okay, may live ako na bago lang to, nagkaraoke live ako, tapos sa background, nagsalita yung kapatid ko. So, malalim yung boses na kasi, hindi naman siya si Elion, hindi naman siya si Mikay. Opo, okay, may mga family members po ako na hindi showbiz. Na siguro minsan magugulat kayo na, ay, sino yun. Kasi hindi naman po lahat sa buhay ko i-showbiz, diba? Mas pinipili na nila na maging private or choice namin na private po, hindi lahat. Hindi lahat para sa public. So, kung di nyo man kilala yung mga family members ko, pasensya na. Pero kapatid ko po yung nagsalita, okay? Nakakaloka. Tuwa naman si Bobong Dabiana. Okay, so ang tawag sa akin ni Dabiana. Grabe naman yun. Okay lang. Kasi talaga naman chubby ako. Wala naman sa hugis ng katawan yung pagkatao ng isang tao, diba? Kung para sa inyo, okay lang naman. Kanya-kanya naman pong pagtingin natin yan eh. Diba? Kanya-kanyang mata. Eh kung hindi ako sexy at kung may mas sexy man sa akin, wala nang problema sa akin yun. Hindi naman ako nakipagpaligsahan. At saka ang pagiging sexy naman, hindi lang po sa hugis ng katawan yan. Diba? I think nasa sex appeal din yan. I'm super hot, boy! Oh! Mahiya naman kayo, puro scripted ang content mo. Never pa ako nag-scripted, okay? Never! Linis mo, madunin mong kwarto, nag-content ka na. Nagka-content ka na, nakatulong ka pa sa inyo. Actually, sa sobrang busy ko, hindi ako minsan nakakapag-ayos. Kaya minsan nakikita sa vlog ko na medyo magulo, ganyan. Pero hindi naman po araw-araw magulo, huwag po kayo mag-alala. Minsan kapag may time ako, talaga naglilinis ako. Ako talaga naglilinis. Pero pasensya na po. Pasensya na po, itay. Halos lahat ng tanong puro sinungaling ang sagot. Bakit pala kung magsabi ka ng totoo about sa love life mo kay Papa Jack, wala namang mawawala sa'yo? Ay, nagko-comment ko. Paano niyo po nasabing puro sinungaling ang sagot? Hindi naman ikaw ako. So, hindi mo alam kung ano yung totoo sa hindi. I don't like the way you talk to your mom. Be respectful. She's your mother. Mukhang hindi naman to bash, pero okay, sasagutin ko po. Ito yung vlog ko na ikakasal na ko, prank. Ganyan kasi talaga kayo mag-usap ng mama ko para kami magtropa. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko siya nire-respect. Wala pong ganyan. In love na in love si Kara kay PPJ, pero sorry na lang, GK, hindi pa siya malaya. Wag feeling. Aray ko naman. Okay. Hindi po ako feeling. Okay? Tama naman kayo. Sorry na lang, hindi pa siya malaya. Kaya wag feeling. Pero hindi po ako feeling, pero totoo yung sinabi mo na hindi pa siya malaya. So, yun din po yung reason kaya may mga tanong na hindi ko sinasagot or may mga bagay na hindi ako masyadong open. Kasi, di ba, kailangan i-respect natin kung anong status meron siya. Okay? Naingaya lang ako sa content na to, tawa sila ng tawa. OA nyo. Sorry kung OA kami. Kung hindi ka namin napasaya, pero marami naman po napasaya. So, okay na. Feeling sexy, hugis drum naman. Kasalua. Grabe naman yung hugis drum. May puwet naman ako. Hindi ako hugis drum.
may mga tao talaga na maganda, pero pagdating sa pagmamahal, nakikita mo kung gaano ka responsibilidad. Si tatay, ang bahay niya halos magigiba na. Di mo man lang siya kusang pinadala ng pera, pang paayos man lang ng konti ang bahay niya. Ang mga kaldero niya, di man lang mabilhan. Taga-probinsya ako, pero di naman ganyan kahirap kalagayan sa probinsya namin. Pero mas mahirap pa kami sa inyo, ha? Oh... Okay, eto, medyo na-hurt ako dito. Eto yung vlog ko na buhay probinsya. Yung dinalaw ko yung lolo ko. Okay po, sige, sasagutin ko to. Hindi ko po pinapabayaan lahat ng family members ko. Hindi din naman po ganun kalaki ang kita ko. So, pag kumita ko ng pera sa buong pamilya ko, ako kasi yung breadwinner. So, alam mo yon, hindi talaga siya ganun talaga magkakasya. Hindi siya ganun magkakasya sa bawat isa. Okay, lalo na nung time na yon. Pero, hindi ko sila pinapabayaan. Never. Kasi mahal na mahal ko yung lolo ko yun. Dahil, talagang nini ngayon tawag ko dun eh. Choice niya na gusto niya kubo yung bahay, tapos mas malawak yung pananim. Basta gusto niya matutulugan lang siya. Pero, pinapadalhan ko siya monthly. Pinapadalhan ko po siya monthly ni pampagawa. Kaya lang, dahil sa Bicol, madalas magkaulan, magkabagyo, ganyan. Lagi po nasisira. So, every time na masisira, papadala na naman ako ulit. Tapos, parang start from zero, ganun. So, ang hirap po talaga. At saka, ayun na nga, hindi ako tumitigil sa pagpapadala sa kanya. Huwag po kayong mag-alala. Choice po niya yung ganun. Akawayan lang. Yung gusto niyang tagpi-tagpi na bubong. So, kung alam niyo lang, malaki din po yung pinapadala ko sa lolo ko. Kaya, sana huwag naman tayo agad-agad mag-judge based lang sa nakikita natin. Kasi sa panahon ngayon, kung ano yung makita mo, yun lang i-judge mo eh. Hindi mo naman alam yung buong istorya. As of now, ayan, hanggang ngayon, actually, ang tagal na nun eh, yung bahay na yun. Ang tagal na po niyang ginagawa at di naman ako tumitigil sa pagtulong sa lolo ko sa pagpapagawa nun. Tsaka gusto talaga niya, kubo. Okay? Sana clear na dun ah. Hindi ko pinapabayaan. Ako pa ba? Uunahin ko yung ibang tao? Uunahin ko yung pamilya ko bago sa sarili ko? Ako nga hindi ako makabili sa sarili ko. So, imposible yung mangyari na pinapabayaan ko yung lolo ko or isa man sa pamilya ko. Never po yun mangyayari. Aww. Baka pag dumalaw ako dun ngayon, medyo mas okay na yung bahay niya. Brad, hindi na magkakaanak yung ka-love team mo. Napagsawaan na yan. Brad, gasgas na kumbaga. Grabe naman to. Ang harsh naman ito. Hindi naman ako gasgas. Sobra naman yung napagsawaan. Ouch! Saan hindi ako gasgas? Ito pa, gandang lande. Grabe yung malande. Nabangga lang, binavlog pa. Ano yan? Para kumita. Para kumita pa. Well, oo. Mag-i-anis po ako. Para po kumita. Para makabayad sa nabangga. Ito yata yung nabangga ng kaibigan ko yung sasakyan ko. Siyempre, vinlog ko lang kasi hindi naman lahat laging masaya. Minsan sa buhay, may mga mangyari sa buhay mo na malungkot and sinishare ko lang yun sa inyo kasi yun yung trabaho ko, ang mag-vlog, ang mag-share sa inyo. Diba? So, kung vinlog ko man yun, siyempre, para makabawi-bawi man lang sa gastos, diba? So, kung ayaw nyo, okay lang naman din. Diba? Hindi lang naman isang tao yung mapipilis ko eh. At hindi ko naman talaga mapipilis lahat. Parang bata mag-isip si Kara, di pinipili kung kailan dapat, di nilulugar ang prank. Malamang magagalit yan. Ay, oo nga pala, showbiz sila. Kau na nag-prank, tapos ikaw pa magtatangko. Galawang Kara na isip bata. Emoji na tawa. Siguro nga, minsan ay pag-iisip bata ako or sensitive. Hindi ko alam kung isip bata ba yung tawag doon. Okay lang naman kung magalit siya doon sa prank na yun. Ito yata yung pinrank ko si Papa Jackson na yung car paint. Kasi lagi akong fail sa mga prank ko sa kanya. So, nilevel up ko lang para mas kapanipaniwala. Tapos, nagalit siya kasi nagkataon na yung araw na yun. Medyo bad trip talaga siya dahil ang dami niyang ginagawa, dami niyang inaasikaso. Hindi ko ma-inexpect na ganoon talaga siya magagalit. So, kaya ako naiyak noon. Kaya ako na-hurt kasi naging sensitive ako kasi hindi ko kaya kapag, ewan ko, pag nasisigawan ako or napapagalitan ako, mabilis akong ma-hurt. Pero dapat naman talaga tanggapin ko yun, diba? Kasi ako yung gumawa, accountable tayo sa mga actions na ginagawa natin. So yun. So, sorry kung naging sensitive ako about it. Ako nahihiya sa mga pinagagawa ni Balyena. Sa ano to? Magpakita ba naman ng malaking bilbil? Ligal. Uy, grabe naman. Kasalanan na ba magkaroon ng bilbel? Ha? At saka ang bilbel, nawawala din yan. Pero ang ugali, paano na? Ano na, ha? Diba? Ito pa, nag-diet ako, mawawala yung bilbel ko eh. Sorry naman. Tuwa naman si Bobong Dabiana. Alam niyo, mukhang Dabiana na talaga yung tawag sa akin, no? Dabiana ng Kara. Okay lang, diba? Ano naman, darating din naman talaga ang time magiging mataba ako pag tumanda ako, kaya kukulubot ako. Yung ba talaga yung mahalaga? Yung physical appearance. Ngayon, oo. Pero syempre, lahat tayo dun papunta. Kumbaga, magiging tsaka dun tayo pagdating ng araw. At ang matitira sa atin, yung alaala
na mabuting tao tayo. Di ba? Nakakatulong tayo kahit paano sa abot na makakaya natin. Yun. So, okay na ako doon. Hindi naman kailangan laging mga tao yung i-please natin. Siyempre, ang pini-please talaga natin sa buhay natin si God. Diba? Hindi yung mga tao lang. And I think marami pang iba before na mga bashing sa akin na talaga naapektuhan ako ng todo. Pero natutunan ko na rin na mag-let go at saka natutunan ko na rin na huwag magbasa. Kasi kung mahina ka, tulungan mo yung sarili mo kung paano mo siya ma-overcome. So, ang ginawa ko, nagtanggal ako ng Twitter, hindi na ako nagbabasa masyado. Minsan may mga nag-chat ng mga fans, sabi ko, huwag niyo na akong sendan kasi mahina ako sa ganyan, baka hindi ko kayanin. So, iniiwasan ko na lang yun. Hindi na talaga mawawala yun eh. Laging nababash ka, laging may masisilip sa'yo, kahit anong gawin mo, minsan mabuti o masama, masisilip pa rin pareho. Tuloy mo na lang, mag-focus ka na lang sa kung ano ba yung goal mo. Eh ako kasi ang goal ko, talagang makaipon ako ng pambili ng bahay ko, di ba? Minsan magkakamali ka talaga kasi tao ka lang, di ba? Kahit sabihin na dapat hindi ka, dapat huwaran ka, hindi ka magkamali kasi influencer ka, pero kailangan mo alalahanin na kahit influencer ka, tao ka pa rin. So, hindi tayo sakdal eh. Kumbaga, hindi tayo perfect. Kaya magkakamali at magkakamali ako sa inyo. At yung mga pagkakamali kong yun, syempre, naitatama ko din naman yun. At syempre, kahit anong gawin mo talaga, kahit sabihin mo hindi magbabago na ako, magkakaroon pa rin ng chance na kahit pa konti-konti o kahit paano, magkakamali ka pa rin talaga. And thankful ako dun sa mga taong nagmamahal sa akin kahit nagkakamali ako na mahal pa rin nila ako. Alam ko din naman yung mga taong nagmamahal sa akin dahil sa akin, dahil ako mismo to, dahil sa pagkatao ko. At saka alam ko din naman yung mga taong gusto lang ako dahil lang sa love team. Sad but true. Thank you sa inyo kasi kahit anong mangyari, andyan pa rin kayo. Parang pamilya lang, di ba? Pag nagkamali isang member ng family, kailangan baka murian mo. Siyempre, papatawarin mo, iintindihin mo, at mamahalin mo pa rin. At ganun din yung ibang mga fans sa akin. So, thank you so much. Dahil nakarating tayo dito, thank you so much! Ayan. Salamat sa inyong lahat, yung general ko na. Kasi nung nag 1 million naman ako, napasalamatan ko na lahat ng dapat kong pasalamatan. So, this is for you guys. Thank you so much. Hindi ko po ito makukuha ng dahil sa akin. Diba? Siyempre dahil sa inyo to, dahil yung mga ginagawa kong contents ay na-appreciate nyo at pinapanood nyo pa rin. Sa mga ayaw sa akin at sa mga bashers ko, thank you na rin sa inyong lahat kasi napapanood nyo ako. Ibig sabihin, sinusubaybayan nyo din ako, yung buhay ko, alam nyo yung bawat nangyayari sa akin at nakakakita kayo na mali. Ibig sabihin, observant talaga kayo sa akin. Pero thank you pa rin kasi dagdag views po ko yun sa channel ko. And basta lagi lang natin tandaan, sana wag po tayong laging makahanap ng mali sa ibang tao o sana wag tayong laging makahanap ng mapupuno sa ibang tao kasi no one is perfect. Diba? Pantay-pantay lang po lahat ng tao na nagkakamali din or may mga flaws din. Kahit saan ka maghanap, wala kang makikitang perfect. So, yun lang guys. Thank you so much for watching this vlog. Don't forget to like this video, share, and of course, subscribe. At abangan nyo ang iba pang mga contents na gagawin ko. Bye! Yun siya!